Isang panukalang batas ang inihirit ng ilang mambabata sa Senado kaugnay sa pagbuo ng maritime zones. Pero may hirit ang ilang eksperto tungkol dito. Si Daniel Manalastas sa detalye. Rise and shine, Daniel. Sinimula na ng Senado ang panukalang batas na nagalayong bumuo ng maritime zones. Kung saan sa ilalim ng panukalang batas, pwede itong maging basehan para bumuo ng updated na mapa ng Pilipinas. Partikular dito ang karagatang nakapalibot sa Pilipinas. Ayon kay Senator Francis Tolentino, parte ng UNCLOS ang binabalangkas nila. Nakalagay dun sa UNCLOS, member states may. So hindi kagad mandatory 'yon. So trabaho natin kasi meron ng mahigit 132 countries na gumawa na ng maritime zone laws eh. Tayo wala pa. So kailangan gawin na natin 'to. Sa gitna naman ang ginagawa ng China na pangaharas sa West Philippine Sea at pagbuo ng mapa na 10-dash line. Nang tanongin si Tolentino kung ito ba ay pangtatapat sa 10-dash line ng China. So pwede, you can claim that, pero yung susunod na hearing gusto ko makita yung maritime zone laws ng other claimant states. Ayon naman sa ilang eksperto, kailangan ay klaro ang ating legal na basehan kung may ipag-negosasyon sa ibang bansa. Paano tayo makipag-negotiate sa ibang bayan kung tayo mismo hindi tayo sigurado kung ano talaga ang boundary natin? Kumbaga, tanungin tayo, saan ba talaga kayo ang gusto nyo? Eh hindi natin alam ang gusto natin. Pero kung may ipag-negosasyon, kailangan anyang physical at political steps tulad ng pagpapatrolya sa mga teritoryo natin. Pero problema lang ang limitasyon ng kapasidad ng bansa. Kung kaya't kailangan natin ng suporta ng sandaigdigan at para makuha natin ng suporta, ang internal step na kailangan natin is maritime zones law rin upang yung batas natin consistent sa batas ng buong daigdig. Pero gayunman, hindi pa rin daw natin kontrolado ang pwedeng gawin ng mga Chino at posibleng magmatigas pa rin ang mga ito. Sa kanila na po yun. Tayo po bilang bayan na may kasarinlan as a sovereign state, sa atin, our step is, handa kayo pag mag-negotiate in good faith, gusto namin makipag-negotiate at may batayan na kami. At yan pong batayan ay ang ating maritime zones, no? Tingin naman ni Tolentino, mukhang matatagalan pa ang pagtalakay bago may sa batas ang panukala. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!